guys, welcome back to my channel. Kung bago lang kayo sa akin YouTube channel, pa-subscribe na lang at pindutin po ang notification bell para ma-notify po kayo sa aking darating mga video. Pero bago yan, congratulations mo muna kay Unicorn X na nalo po ng 100 pesos na load nung nakaraang video. Una niyang comment. Siya ang nag-unang comment. Ngayon po, may promo ulit tayo. Sige, subaybayin niyo po muna bago sasabihin ko po pag malapit na matapos ang video. Ngayon po, ang ayusin natin ay isang 7.8 na single tab Yorica. Bali, ang sira niya guys ay gearbox. Naglilik po siya. Kahit palit ka ng palit ng ayan guys, palit ng palit ng belt, ganun pa rin. Ibig sabihin, naglilik na yan guys. Ang sira niya rin ay isang timer. Sira rin po yung timer niya. Hindi, pag pinit mo, hindi umabot sa zero. Guys, palit na rin tayo ng timer. Kung bago lang kayo sa aking YouTube channel, pag-subscribe na lang po at pindutin po ang notification bell para manotify kayo sa mga darating na video. May promo po tayo, sabay po. Manood muna kayo para malaman niyo po kung ano ang promo natin. Guys, timer. Ayan, dalawang yan, red saka yellow ay para sa capacitor yan. Yung kulay brown, ang kulay brown dyan ay para sa 220 volts. Kahit magkapalit-palit guys ng ano, ng wire jam, basta tama yung connection mo, walang problema. Kailangan tama yung connection. Yan, i-connect muna natin. Bago ka pa lang sa aking YouTube channel, subscribe na lang po at pindutin ang notification bell para ma-notify po kayo sa darating na video. May promo po tayo. Bali, palaro lang po ito. Mamaya po, malalaman nyo kung ano po. Ah, guys. Yung ano, kulay brown din in-splice ko sa kulay gray. Yan po yan, 220 volts. At yan naman, kulay yellow. Ay para naman po yan sa capacitor. Saka yung red, yung kulay red, magkita mo, dalawa. Yan yung sira, pinalitan ko. Marami yung wire niya, pero ang binili ko, ang pinilit natin ay tatlo lang, tatlong wire lang kailangan. Ayos. Bago lang po kayo sa aking YouTube channel, pa-subscribe na po. Nandito po ka ngayon sa YouTube channel ko, ang Discarte Pinoy Vlog. Yung pong mga ano, kakapanood po ng video ito, subscribe na po kayo para malaman nyo po kung ano ang promo o ano ang palaro natin. At para matuturin kayong mag-ayos ng washing machine at iba pang appliances na tinuturo ko. Huwag kalimutan guys, ikabit yung para sa drain. Ayan yung nylon o plastic na yan. Kabit lang yan. Guys, dito naman tayo guys sa gearbox. Bali, ang gearbox kasi may malaki, may maliit. Maliit na. Bali, ito yung asira niyan guys, yung maliit lang. Yung malaki pwede pa naman eh. Kaya ang binili natin ay yung maliit lang na gearbox. Yorica, karamihan ganyan ang Yorica. Naglilik siya. Kailangan lagyan natin ng rugby para fit na fit. Hindi siya tumulo dyan. Hindi siya hindi mag-leak.
Pero kung nilagay, halimbawa guys, nilagay ninyo, huwag nyo muna gamitin. Halimbawa, mga ano, maghapon, kung ginawa nyo yung umaga, hapon nyo gamitin para tuyo na yung rugby. Kailangan maigpit yung paka-tornilyo natin guys. Tornilyong maigi para hindi gumalaw pag umikot na yung motor. Bago lang kayo sa aking YouTube channel, huwag niyong kalimutan pong mag-subscribe at pindutin ang notification bell. Huwag niyo na rin kalimutan mag-comment, mag-like, comment, at share niyo na rin. Maraming salamat po sa panonood. Nandito po kayo ngayon sa aking YouTube channel, ang Discarte Pinoy Vlog. Yung mananalo po ngayon ay ikukongratulate ko, ipa-vlog ko sa aking YouTube channel sa darating na video, sa next video. Regular din yun, 100 pesos na load. Ayan, kapit na natin guys. Wearing na natin. Ayan, medyo magulo. Pero kailangan guys, tama yung paka-wearing natin. Kasi pag hindi tama yan, ang mangyayari, putok ang motor. Kailangan ingat po pag sa wearing mo dyan. Ayan. Bago lang kayo sa aking YouTube channel, pakisubscribe na lang po at pindutin po ang notification bell para manotify po kayo sa mga darating na mga video. At huwag nyo pong kalimutan mag-comment at mag-like. At share nyo na rin. Ito na guys, anong obserbasyon mo kapag nagli-leak ang gearbox ng washing machine mo? Ano bang nangyayari doon? Yun ang tanong ko guys. Kung alam mo, ang sagot, paki-comment na lang po sa baba. At kung sino po ang makakasagot ng aking tanong ay magkakaroon po ng 100 pesos na load at ipa-plug ko po sa aking susunod din na video. Ang tanong ko po ay kung ano ang obserbasyon mo pag nagli-leak ang gearbox ng washing machine. Ano po yung ano niya? Ikot niya, kung ano, bahala po kayo. Basta ang malaga ang sagot nyo. Yan lang po. Huwag nyo guys kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel, yung mga bago pa lang, para mo po may malaman po na, para may matutunan po kayo sa mga video na ito. Kung may mga comment po kayo, huwag nyo pong huwag po kayo maya na magtanong sa baba sa comment section. Ayan guys, kailangan natin lagyan niya ng plastic para hindi mabasa pag kapag may tubig, halimbawa, at ilams ka ng tubig. Ayan, lagyan dapat ng plastic. At isa pa, para hindi ngat-ngatin ng daga. Ayun, ang importante dun. Para hindi ngat-ngatin. Minsan kasi hinangat-ngat niya ng daga guys. Yung mga wear na yan, kailangan din ng takpan. At hindi rin tamaan ng tubig pag nagli-leak. Ayan guys, marami pa tayong video na susunod. At tuturuan ko kayo kung ano pang mga iba pang appliances. Kailangan guys, testirin muna bago isaksak. Pihitin yung timer at ilagay ang tester sa resistance. O X1, X2, basta X1, X10 pwede na rin yan bago testirin. Ay bago isaksak, itester mo muna para sigurado. Lagay muna natin itong LC guys at para itestin na natin, paikotin na natin kasi gumana na sa test. Bali siya nagpagawa ng ano ng, ayun o, oh, yung asawa niya. Guys, Eureka 7 Queen.